tumanggi, di ba? So ito. Ngayon po ako nag-iisip ko ano isa-share ko eh. Ganto ang sharing ni Sister Vitas. Ah, yung gospel kanina, parang doon ko gusto i-relate yung sharing ko ngayon. Nung career cross. Natatandaan ko, nung bagong graduate ako sa Kokol, sa Kokols, merong speaker noon eh. Hindi ko siya masyadong mai-share sa inyo ng ganun-ganun. Pero yung pagkaintindi ko lang, maganda kasi, maayos kasi yung speaker na yan, galing niya talaga mag-talk. It's about the cross that we carry. Yung daw tao, nagre-reklamo kay Lord kasi bakit ang bigat-bigat mo kanyang cross. Eh, doon sa simbahan, mayroon doon isang room na maraming cross. Maraming crosses doon, iba-ibang size, malaki, may maliit. Nung pumasok siya doon, sabi doon ni Lord, sige, pamili ka ng cross dyan kung anong kaya mo, kung anong gusto mo. So, pagpasok niya doon sa room, different sizes yung mga cross. May malaki, may maliit, may small, medium, large. Yung dala-dala niya, okay lang yung kaya pa niyang bitin eh. Kasi, hindi gaano kabigat. So, sa kanya, bigat na bigat siya, kaya gusto niya palitan ng mas maliit. Kaso, pagpasok niya doon sa room, nakita niya, iniwala niya yung cross niya doon sa may pintuan, malapit sa pintuan. Ginawa niya, pumasok sa loob, pamili siya ng mga cross, kung alin yung kaya niya, mas maliit, mas dala-dala niya. Wala siyang makita. So, sa matutal, paglabas niya, wala siyang mapili sa loob na mas maliit, mas dala-dala niya. Ginawa niya yung cross na doon sa may pinto. Sabi ko, tamang-tama ko. Hindi niya alam, yun yung kanyang dala noong pumasok. Kinuha niya po ba yung dala niya. Kasi hindi niya alam, yun pala yung cross na dala-dala niya. So, ibig sabihin, masatisfy ka doon sa cross na dala-dala mo. Di ba? You should carry it na... Ganon. So, sa kalagayan namin ni Mar, talaga namang tatagal namin sa community, eh, it's an open book yung aming buhay, talagang kilala-kilala na nila kami. Kung paano kami nabubuhay sa araw-araw. So, marami talagang mga crosses, talagang minsan mabigat. Kasi di ba, lahat naman nararanasan natin yun. So, napagdaanan namin yun, yung mga trials na yun, talagang... Hindi. Kasi pag inaalaala mo talaga yun, talagang malungkot. Pero, ngayon, sasabi ko, yung cross na dala-dala natin ngayon, pagaan ng pagaan. Bakit pagaan ng pagaan? So, kasi mga anak namin, tapos na lahat mag-aral na college, tapos may mga trabaho na sila. So, parang nung, yun ang feeling ko kanina eh, parang yung cross na dala ko ngayon, hindi na ganun kabigat. Wala na akong pinababaulan araw-araw, wala na akong television. Samantalang ano lang yung trabaho namin, ayan Sister Irma, kung ano yung buhay ng teacher. Ha? Ano kami eh, member ng ano eh, ganyan. Loan, 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 ganyan. Pag hindi nag-loan, walang pera. Ewan ko si Irma, walang pera eh. Yan. Si Mark naman, di ba, minimum lang talaga ang sweldo niya. So, yung bang talaga mararamdaman mo na talagang buhay ang Panginoon, talagang buhay. Bilhin mo ever since ha, talagang wala naman kaming other income, puro sweldo lang. So para nabubuhay sa mga loans, ganyan, pagdating ng pera, bayad sa loans, tapos babuli, yung paikot-ikot ng buhay namin. Hanggang sa ganyan nga, tapos yung mga bata. Yun, so, sa school nga, Irma, Sister Irma, sa school kasi, yung mga co-teachers natin lately, maglo-loan daw sila, maglo-loan-loan, puro loans. Kanina nga doon sa Damayan, may mga loans doon. Ang kanilang reason kung bakit sila naglo-loan is pang-tuition ng mga anak nila sa college. Sabi ko, ay, salamat. Hindi na ako namang-problema ng pang-tuition. Sabi nga nila, may sa patumbangal kanina eh. Buti nga ito, mambol, tapos ka na magpa-aral ng mga anak. Oo naman, pero Diyos ko naman ang pinagdaanan namin, bago nakatapos yan. Talagang halos hindi mo na malaman kung paano mo minagic-magic ang buhay eh, di ba? At saka, most of all, yung isa pa ng napakahalaga ng community na ito is, hindi sila, yung parang bang yung
Yung mga hinihiling mo talaga, yung mga prayers mo, talagang ginagrant ni Lord. Especially sa financial, yung bang parabang hindi ka nag-worry na parabang palagi may tinatap si Lord na, oh, tulungan mo si Cora kasi kailangan niya ng patrisyon ng mga anak niya. Tulungan mo yan kasi ano yan, walang pambaon yung mga anak niyang bukas, ganon. So, yun nga, nakatapos yung mga bata, pero we have so many things to settle, especially sa financial, di ba? Meron sa mga kung saan-saan, sa mga friends, ganyan. Sabi ko nga, sooner or later, matatapos din yon, mababayaran din yung mga yon. Sabi ko nga doon sa mga anak ko, siguro in 2 years to 3 years time, masaya na kami ni tatay kasi, siguro sa mga panahon na yon, wala na kami mga utang, kundi magpapasaya na kami sa buhay namin. Yon. Kumbaga, yung feeling ko ngayon, yung cross ko ngayon is pagaan ng pagaan. At talagang at the same time, siguro nga, malaking tulong din yung nagsiserve tayo dito. At talagang sabi nga ng isang friend, sabi niya, Cora, hindi ka magsasama din sa mga kasama mo. Wala, hindi na lang sila kasama mo. Ilang taon mo rin magkakasama, hindi pa kayo nagkakasawan. Hindi, lalo nga kami nagiging ano eh, bandit eh. Mas lalo kami yung nagiging strong kapag nakikita namin isa't isa. Sabi nga doon sa prayer meeting sa chapter, sabi ko parang everyone is inspiring each other. Parang naka-inspire ka, ikaw naka-inspire ka. So kung kaya inspired lahat together, eh anong klase relationship meron ka? Diba? Di ba masaya? Parang way of life na to eh, itong ating ginagalawang community eh. Sabi ko nga, eh, kung nawala ito, nawala ako dito, eh, hindi ko kaya yung mabuhay na wala yung mga tao nga sa paligid ko. Yun, so, yung cross ko, baka sa susunod, ano lang siya, wala na. Wala na. Yun lang po, thank you.